agree ako sa sinabi ni Attorney Montemayor na pinaka-problema talaga natin na despite the fact na meron tayong mga conventions na pinirmahan, o treaties na pinirmahan patungkol sa protection ng ating mga OFWs, marami talaga yung undocumented na hindi sila nasasaklaw ng protection na binibigay doon sa mga documented. So kailangan talaga magkaroon tayo ng masusing programa para ma-incentivize yung mga undocumented na mag-appear sa ating mga embassies o sa mga ating mga consulates na ipaalam na nandun sila para kung magkaroon sila ng problema ay natutulungan natin sila. And despite the fact na marami na tayong treaties na pinasukan, bilateral agreements, marami pa din yung pagkukulang. Halimbawa, yung mga nagre-retire natin ng mga OFWs na gusto nang umuwi dito, ayaw umuwi. Dahil hindi nila na-enjoy yung mga benefits na ma-enjoy nila doon sa pinagtatrabahuhan nila. So dapat pagtrabahuhan natin na magkaroon ng agreement on portability. Yung portability na yung mga kasi hinulugan naman nila yun eh. Yung mga benefits, social welfare benefits, yung mga health benefits, dapat kahit umuwi na sila dito, they would still be entitled to it. Pag-uusap na lang ng dalawang gobyerno. Pero sa mas long run, ang pinaka-target talaga natin dapat na yung mga kababayan natin lumalabas na lang ng bansa para magtrabaho by choice and not out of necessity. Magagawa natin yon pag inayos natin yung ating ekonomiya para meron silang trabaho dito na magbibigay sa kanila ng buhay na may dignidad, na yung kanilang healthcare ay magiging maayos para hindi na sila ma-entice lumabas. Yun yung number one. Pero number two, sa mga kababayan natin na nasa labas, dapat sinisiguro natin na protected sila. Palakasin natin yung mga embassy sa consulates na capable sila na saluhin yung mga problema ng mga kababayan natin. Matagal ko na itong pinopropose na magkaroon ng migrant workers office every province para hindi lang natin natutulungan yung mga workers mismo pero sa mga pamilyang left behind.